Ugali po sa inyong lahat, mga mami. Ayan, 1 week na po na umuulan dito po sa Taiwan. So, ayan yan, mga mami. Ayan. Sobrang lakas po ng ulan. Ayan, mga mami, araw-araw pong naulan dito sa Taiwan ngayon. Ayan, hindi na po natin magawa lahat ng gusto natin gawin kasi 1 week na pong umuulan ngayon dito po sa Taiwan. So yan, yung mga malalapit po dito sa amin, dito sa work ko. Pasok lang po kayo, mga kabayan. Pwede po dito installment. Pwede po tayong installment po. Pwede din po plan internet. Monthly internet. Ayan. Mag-coffee muna tayo habang wala pa ulit customer. Tsaka sa sobrang lamig ng panahon, mga mami, kailangan natin ng coffee. So, ayan. Habang wala pa tayong customer, magkwentuhan muna tayo, mga mami. So, ayun, wala akong alagang kambal today dito sa work. So, free muna tayo, mga mami. Andun yung, ano, yung biyanan ko, mami. So, free tayo today na mag-work. Na kahit maraming customer, free tayo mag-work. Kasi, mga mami, kung may alaga akong kambal dito sa work, ang hirap. Sobra. Kasi, lalo na, mga mami, pag sobrang daming customer. Tapos iyak na iyak yung kambal ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, mga mami. So ngayon, free muna tayo na makipag-usap sa mga customer. Dahil wala tayong alaga today. So kain tayo, mga mami. Bumili ako ng coffee sa Coco Latte. Latte to, mami. Coffee. Tsaka sa Family Mart, bumili ako ng cake. Ayan. So, ito na muna ang lunch ko, mga mami. Kasi hindi naman ako nag-breakfast. Kaya ito na lang muna dahil sobrang lamig ng panahon. 1 week nang umuulan, mga mami. Ang lakas ng ulan. Sobra. So, kain tayo. Ang harap, mga mami. Tsaka yung sa coffee nila sa Coco, mga mami, maharap din. Ang ganda ng trabaho ko, mga mami, pag wala akong alagang kambal. Kasi, ang hirap. Ang hirap pagsabayin yung trabaho habang nagtatrabaho ka na may alaga ka. Pero kaya naman, mga mami, kasi hindi naman pwedeng hindi tayo magtrabaho kasi nasa ibang bansa tayo. Hindi katulad sa Pilipinas na may sarili tayong bahay, di ba, mga mami? Tapos pwede natin iwan sa kapitbahay kung sakali may trabaho tayo. Pwede natin palaga sa mga kapitbahay natin na kamag-anak natin. Unlike dito, mga mami, wala tayong kamag-anak na pwedeng pag-iwanan. So, kailangan sa akin kasi makiusap kami na pwede namin dalhin yung kambal habang nagtatrabaho ako. Kasi, mga mami, dito sa Taiwan, sobrang mahal naman kasi ng mga expenses namin. So, hindi pwedeng asawa ko lang ang magtrabaho. Kahit na malaki yung ginikita ng asawa ko. At hindi naman ganun kalaki, pero siyempre, kailangan namin mag-ipon kasi dalawa yung anak namin, mga mami. So, ako, nagtrabaho talaga ako. Nakasama ko yung mga anak ko, mga mami. So, nag-sacrifice talaga ako. 2 months ko sila dinala dito, mga mami. Ngayon, 1 year old and 1 month na sila. So, ayan. Dito na sila lumaki dito sa trabaho ko, mga mami. Every day talaga na nandito sila. Pero pag dumadating naman yung biyanan ko, mga mami, pag day off niya, mga 4 days, 3 days, ganun, siya naman nag-aalaga sa kambal. Kasi lalo na ngayon, ang panahon ngayon, mga mami, sobrang lamig. Kasi nung last month, nagkasipon sila, mga mami. Buti na lang hindi sila nilagnat. Konting parang, siguro dahil sa sipon nila, para, pero active naman sila, mga mami. So, thankful pa rin naman ako, mga mami, na kahit dalawa sila. Eh, kayang-kaya naman, mga mami. So, yun. Aso nga lang dito sa part ko, mga mami, pag marami akong customer, lalo na ngayon. So, ayun na nga, mami. So, mamayang gabi, uuwi na si mother-in-law sa bahay niya. So, tapi kasi may pasok na siya bukas. Two days lang naman ang pasok niya, mga mami. So, babalik siya 4 days dito na ulit siya sa amin. Napakalaking tulong kasi nun, mami. Kasi
Dadaling ko sana dito yung mag-aalaga ng baby ko, yung nanay-nanayan ko, mga mami. Kaso ang problema kasi hindi siya makarating dito dahil sa pandemic. Napaka laki talaga ng idinulot ng pandemic talaga, mga mami. Kasi dapat matagal na siyang nandito. Kasi syempre ngayon, tagdamig, mga mami. Ang hirap dalhin ng mga baby dito. Pag araw-araw talaga silang nalabas. Buti na lang, mga mami, ang lakas ng resistensya ng kambal ko. Kahit na araw-araw silang lamig, kahit sobrang lamig, ganun, nalalabas sila, hindi sila nagkakasakit. Kaya thankful ko talaga sa kambal ko. Kasi akalain mo, mga mami, no, papasok kami ng umaga. Yung sa part ko, mga mami, na napakasakit, na natutulog pa yung anak mo, gigisingin mo na para palitan. Kasi dadalhin niya dito sa work. So habang tulog pa sila, gisingin mo na ganyan. Tapos tapos walang umaalalay sa kanila, mga mami, dito sa work kasi nasa likod lang sila, kasi nag-work nga ako, mga mami. So hindi ko sila gaano nagagabayan, pero napakatalino ng mga kambal ko, mga mami. Tinataas ko yung bako, mga mami, pero napakatalino talaga ng mga anak ko, mga mami, sobra. Kayang-kaya nila dalhin yung sarili nila. Kasi akala ko dati magiging late development sila, mga mami, kasi hindi sila gaano nagagabayan. Alam nyo ba, mga mami, 10 months pa lang, naglakad na sila. Ngayon, nagsasalita na sila, mga mami. 1 year old and 1 month sila. Ang salita lang nila, mga mami, yung sa akin, ama, mama, am-am, pagkakain sila, mga mami. Tapos nagbe-baby talk sila. Tapos nag-uusap silang magkapatid. So, ang sarap mag-coffee, mami, no? Pag ganitong taglamig. Actually, dati hindi talaga ako nagko-coffee, mga mami. Kasi palpitate ako, mga mami, sa coffee. Pero ngayon, syempre, kailangan natin yan. Dahil minsan, mga mami, wala akong tulog. Dahil sa kambal, hindi sila gaano nakakatulog. Pag gising-gising sila, pati na rin ako. Minsan, alas 2, alas 3 na sila natutulog, mga mami. Kaya, ayan, ang ating eyes. Sa mga nakaka-relate yan sa akin, mga mami, na sa ibang bansa man, sa Pilipinas man, o sa ibang bansa. Grateful natin, mga mami, na nagtatrabaho tayo, nakasama natin yung mga anak natin. Na kahit hindi man natin sila nagagabayan, na nasa tabi natin sila, mag-thankful na rin tayo, at least nakakasama natin sila araw-araw, nakikita natin sila araw-araw, mga mami. So, hanggang dito na lang, mga mami. Salamat sa pakikinig sa akin. So, salamat. See you next vlog, mga mami. See you. Bye-bye.